bilang advisor, hindi tayo pwede mag-claim ng credit kasi we are working, all of us are working under the name of the president. Hindi naman po pwede na sabihin ko na, ay, ako nag-isip yan. Ako nagpagawa nito. Kaya nangyari yan dahil sa akin. Hindi, teka muna, hindi ikaw yung presidente. Ang nagpapatupad yan ay yung presidente. At hindi mo rin pwedeng sabihin yung kung ano-ano yung mga sinuggest mo. Kasi baka isipin ng mga tao, maganda yung suggestion yan eh, ba't hindi ginawa ni presidente? Dapat pala sisihin si presidente. Hindi po pwede, di ba? Hindi naman ako implementor. Ang nag-implement pa rin yan, yung presidente. So everything is under his name and under his credit. Lahat naman kami ay guidance lang rin niya. Kaya hindi naman kami pwede mag-claim ng credit. In fact, kahit yung mga ginagawa ng mga ibang mga departamento, eh, kung mapupunan nyo, lahat sila nagsasabi na sa direksyon ni Presidente Bongbong Marcos, sa tagubilin ni Presidente Marcos, ganito ang gagawin. Lahat yan ay under the name of the President. Dahil ang mga secretaries naman, mga alter ego lang naman kami ng Presidente. Hey, Secretary, meron po kasing isang vlogger, yung si Sasawera Saso, na may nakita kaming post niya. Na tinatanong niya, ano-ano daw ba ang mga programa mo bilang isang presidential advisor? Hindi niya ata naiintindihan na ang presidential advisor ay sa presidente nagre-report at nagbibigay ng mga rekomendasyon. Ano-ano na ba ang mga rekomendasyon na naibigay mo sa presidente? Marami na. Ito ay patungkol sa pag-angat ng ekonomiya at marami tungkol sa poverty alleviation. Pero bilang advisor, hindi tayo pwede mag-claim ng credit kasi we are working, all of us are working under the name of the president. Hindi naman po pwede na sabihin ko na, ay, ako nag-isip yan. Ako nagpagawa nito. Kaya nangyari yan dahil sa akin. Hindi, teka muna, hindi ikaw yung presidente. Ang nagpapatupad yan ay yung presidente. At hindi mo rin pwedeng sabihin yung kung ano-ano yung mga sinuggest mo. Kasi baka isipin ng mga tao, maganda yung suggestion yan eh, ba't hindi ginawa ni presidente? Dapat pala sisihin si presidente. Hindi po pwede, di ba? Kaya ako, kagaya ko, hanggang ano lang ako, kung ano lang yung i-advise, tagabulong lang, eh, hindi naman ako implementor. Ang nag-implement pa rin yan, yung presidente. So everything is under his name and under his credit. Lahat naman kami ay guidance lang rin niya. Kaya hindi naman kami pwede mag-claim ng credit. In fact, kahit yung mga ginagawa ng mga ibang mga departamento, eh, kung mapupunan nyo, lahat sila nagsasabi na sa direksyon ni Presidente Bongbong Marcos, sa tagubilin ni Presidente Marcos, ganito ang gagawin. Lahat yan ay under the name of the President. Dahil ang mga secretaries naman, mga alter ego lang naman kami ng Presidente. At ang isa pang pinuna ni ano ni SAS si Miss SAS Rogando Sasot ta. Ay yung daw billboard, ano raw kinalaman doon sa poverty alleviation. Aba, eh, nagtataka naman ako dahil na siya ay taga-media. May column siya sa diaryo eh. Hindi niya na-appreciate yung power of social media and mainstream media. Paano mo ipaparating sa mga taong bayan na meron palang ganitong benepisyo na pwede kayong lumapit sa gobyerno? Kung hindi mo i-announce yan. Yung tinatawag nating public information. At paano mo malalaman ng mga taong bayan na meron na palang nagawa ng mga ganito kung wala kang public information? Ngayon, pag hindi alam ng mga tao yung mga bagay na yan, syempre yung tiwala at kumpiyansa ng mga tao sa gobyerno, eh, kulang. O kaya ay wala. Dahil kasi hindi nila alam eh. Kaya yun ang power of public information. Yun ang purpose noon. At kaya naman merong billboard doon sa EDSA ng TV show ko ay upang malaman ng mga tao at nang manood sila. Manood, pag nanood sila, malalaman nila napakarami pala mga programa ang gobyerno. Hihahatid natin sa mga taong bayan yung mga impormasyon. Hindi naman po pwedeng asahan natin yung mga taong bayan pumunta sa akin isa-isa at magtanong, ano ba meron? Anong bago? Anong kwan? Eh di siyempre, dapat kami na ang magsabi.
kami ang maghatag sa mga taong bayan ng impormasyon. Eh hindi yata naintindihan ni ano yon ni Miss Sas na ganun ang purpose ng public information. In fact, ang power of social media hindi mo pwedeng tawaran. Yung mga bloggers, no? Merong mga iba dyan na nasa mainstream, kung apihin kong kutsain yung mga bloggers, sinasabi nila, hindi naman mainstream yan eh. Hindi naman ano yan. Pero hindi nila naisip na ang mga tao ngayon ay dumidepende na rin sa mga bloggers na makabuluhan ang binabalita. Meron namang mga bloggers na mga chismis-chismis lang at puro paninira. Pero meron din naman mga vloggers na talagang tunay yung kanilang intensyon na makapagbigay ng impormasyon sa tao. Kaya, hindi nila dapat tingnan ng mababa yung mga socmed vloggers. Secretary, si Presidente mismo vlogger eh. Ano ba? Ano dapat bakit ninyo titingnan ng bakit titingnan ng mababa yung vloggers as against ano, mainstream? Si Presidente mismo ay walang sawa na nagbibigay ng impormasyon sa ating mga babayan sa pamamagitan ng pag-vlog. Secretary, may mga tanong din sa comment section kung may bayad po ba yung mga billboard? Wala yon kasi yung may-ari ng billboard na yon ay isang supporter din ni Presidente Bongbong Marcos at kabilang din sa aming mga organisasyon. Kaya nakita naman siguro niya na makabuluhan yung TV show. Dahil dun sa TV show, wala naman kami mga haka-haka o mga... Wala kami mga chismis doon. Lahat doon ay mga impormasyon na mga pawang katotohanan lamang. Kaya siguro, naisip din ni, ano, ni nung may-ari ng billboard na, bigyan ko ng espasyo to. Walang bayad yun. Kung babayaran ko yan, million-million yun. Kagaya nga, no, magandang loob na nga yung tao na libre yung ads. Tutulog siya mo ba yung mga ganon? At isa pa, yung programa naman ang binibenta. Hindi naman yung billboard nagsasabi, hindi naman ini-emphasize niya, si Larry Gadu, sobrang pogi yan. O, di ba? Hindi naman nila sinasabi na, total, obvious na yun eh. O, hindi naman sinasabi doon na, ang pogi-pogi ni Larry Gadu. Sinasabi doon yung TV show. O, di ba? Siyempre, hindi naman lahat ng tao may nalalaman na meron palang programang ganun. Public information campaign yan. Kaya nga meron TV, may radyo, may dyaryo, public information. Si Sas mismo, columnist sa isang dyaryo, siya mismo nagbo-vlog. Anong problema doon? Ibig sabihin, siya mismo duda sa sarili niya na nakakapag-inform pala siya ng mga tao.